hindi perfect, ay kung makikita mo, diba? Bakit ganyan? Ang pangit, diba? Hello guys! So, welcome to our vlog. And for today's video, gagawa tayo ng review or ano ba tawag dito? I'll show you how to use this 5-in-1 hot air styler. So, matagal ko na itong nabili, pero hindi ko pa siya na-vlog kung paano gamitin at ano yung itsura nito sa loob. So, ito guys, nagamit ko na siya, pero hindi ko pa lang siya na-vlog. Ayan. So guys, ito yung loob. So, ito is brush. Ayan. Tapos, ito pang curl. Ayan. So, dalawa siya. So, ayan, left and right kasi siya guys. So, may arrow siya kung paano yung pihit mo ng iyong buhok ko. Ginaya talaga doon sa ano. So, kahawig talaga niya. Ayan. So, this one is blower naman siya. So, is brush. Pang straighten to ng hair, guys. So, habang sinusuklay mo, merong lumalabas na air dito. So, ito yung kanyang yung pinaka main ano niya. Ito yung ginagamit. So, dito mo ina-attach yung mga accessories niya. Ayan. And, ito o, meron din siyang level ng heat. So, since guys, kaliligo ko lang, itatry muna natin yung blower niya. Ito pala guys is, ano, 220 volts. And, kung yung kuryente naman yung pag-uusapan, this one is, I think, 1,000 watts. Kung 1,000 watts, medyo malakas to sa kuryente. So, usually, hindi ko talaga siya ginagamit everyday. Apat na attachments. Tapos, ayan, may power indicator, overheating protection, hanging loop. So, ito yun. Hanging loop. Yung ganito. Swivel cable. So, ito is naiikot. So, ayan. Swivel cable. May ikot siya. So, kahit ganyan-ganyan ka. So, try na natin siya, guys. Para makita niyo yung blower niya kung gaano siya kalakas. Ito yung may hangin na lumalabas. So, dapat pa ganyan. Ayan. So, basta push niyo lang yan. Maglalock na siyang ganyan. Ito yung one. Ayan. Tapos ito yung two. Parang mas humina. So, parang nagkabaliktad sila no? Number 1. Kasi ito yung 3. So, try natin yung number. Pagtatanggalin nyo to, ingat lang kayo kasi super mainit siya. So guys, tinanggal ko na. Ang gagamitin natin. Actually, parang same purpose lang sila nung brush na isa. So, this one lang kasi is round. So, ayan. So, ito, gagamitin nyo, guys, kung gusto nyo na ay-ay ko.
magagamitin nyo to guys kung gusto nyo nang magkaroon ng body yung inyong hair. So, ayan guys, diba? So, nakapaloob na yung aking buhok. So, be careful lang guys kapag gumamit kayo nito. So, mainit siya. So, kapag tinodo nyo yung init, like number 3, hindi mo na siya mahahawakan ng ganun. So, ito yung hair natin sa kabila. Ayan, yan yung hair natin sa kabila. So, ito naman guys, pag medyo nagmamadali ka, maganda rin ito gamitin. Kasi, bukod sa binabrush mo na yung hair mo, naayos na siya, na-straighten pa. So guys, ayan. So, as you can see, no, medyo na-straight na rin yung buhok natin dito kasi ito kulot na kulot talaga. So, ayan guys, kayo na mag-judge kung okay ba itong ginamit ko na attachment, kung okay sa inyo. So, since yung hair ko is super dry and medyo mahirap na talaga siyang i-manage, dun siguro sa mga hair na medyo healthy pa or healthy hair pa tapos gusto nyo lang gumamit nito, I think mas okay yon. As you can see, no, medyo umokay naman siya compared dun sa buhok ko talaga kanina. So ayan guys, this one pala guys is 1,500 pesos. So ito is binili ko sa Lazada. Okay, so yung isa naman ang itatry natin na attachment. So ito guys, ito yung left and right. Ayan, may arrow siya. Pag ito yung ginamit mo, may arrow siya kung paano yung pasok ng pag-curl. So, advice ko lang kayo na hindi ako talaga marunong mag-curl ng buhok. So, marami na ako nagamit na pang-curl ng buhok. So, guys, huwag niyo ako i-judge dito sa gagawin kong pag-pukulot. Pero since pinapakita ko sa inyo kung paano gamitin to, kailangan kong ipakita paano mag-curl. Pero hindi perfect itong makikita ninyo. Okay guys. So ito hindi to yung hindi siya kumakapit, hindi siya kumakapit sa hair mo. Unlike 'di ba yung sa Dyson, pag ginanyan mo na siya, tapos kakapit na siyang ganun. Tapos iikot mo na lang yung kamay mo ganun. So ito manual pa rin siya. Ikaw pa din yung mag-iikot. So guys, ang gagamitin natin is number 1. Okay. Again, hindi po ako marunong mag-curl ng buhok. Wala akong talent talaga. Kaya hindi ko ito masyadong ginagamit guys and hindi rin ako nag-curl ng buhok. So, ayan po guys. Number 1 siya. So, hindi naman natin masyadong tinagalan yung pag-curl. So, dito natin. Ayan po. Taraan! Ay! Ba't ganyan? So, itry natin ito. Pabalik sa dito. Ano ba? Bakit ganyan? So, ulitin natin ha. Ikutin natin siya ngayon. Guys, so what do you think? Aray ko. Ang pangit, diba? So guys, ayan po. Guys, ayan. Hindi ko na to patatagalin pa kasi hindi ko alam kung may mapupulot ba kayong ano. Kung meron ba kayong mapupulot sa akin na pag-curl nitong buho. Pero ito guys, sinatry lang naman natin kung effective talaga, diba, pang kulot. So, since nakita niyo yung pa-curl-curl na yan, ayan, oh, diba? Kuha tayo ng isa pang i-curl natin. Ang gagawin ko, itataas ko itong aking buhok. So, ayan guys.
So, binilangan ko siya 30 seconds. Binilang ko siya ng 30 seconds. So, ayan lang yung naging curl ng buhok. Ayan po. Ayan, guys. Hindi ko na papatagalin pa itong pag-curl. Hindi siya ganun talaga nakakakulot ng buhok. So, kahit i-number 3 mo na siya, tapos, ito kasi may air dito na lalabas. So, i-number 3 mo na siya. Ayan, nakita nyo, guys. 30 seconds yan. Kung 1 minute naman ang gagamitin nyo, tapos sobrang mainit na kasi sa kamay, so hindi na kaya nung kamay ko na i-hold yung buhok ko. Ayan, ganyan yung curl lang na makukuha nyo sa kanya. Yan lang yung effect na mabibigay niya sa'yo. Hindi yung kulot na kulot talaga. So, kung meron kayong other technique na kaya dito. Ayan, guys. So, patagalin lang ng gusto. Ano? So, mainit siya, guys. Kasi naglalabas dito ng air sa bawat singit niya dito. Sa personal reviews ko, hindi siya ganun ka-powerful. Malakas siya sa kuryente. Tapos, hindi siya masyado nakakakulot. And mainit sa kamay pag nagkulot ka. So, pag tinray mo, mainit sa kamay. So, I think that's it for today, guys. Ayun. I hope nakakuha kayo ng tips or idea kung bibili ba kayo nito or hindi. And worth it ba na bumili ng ganito or yung mga ordinary straightener or ordinary na pang curl na lang na hindi na itong 5-in-1. So, ito guys, kasi yun nga, hindi ko siya madalas ginagamit. So, nandito na lang siya, nakatambak. So, ayun lang guys. I hope meron kayong natutunan dito sa video na to and makakapag-decide kayo kung bibili pa kayo nitong item na to. And ayun, nakita niyo naman kung paano ko ginamit and ano yung mga attachments niya. So, it's up for you to decide kung gusto niyo pa rin bumili ng 5-in-1. Ano ba dapat dyan? Hot air styler or straightener. So, yeah. So, I think that's it for today. And I hope you like this video. Don't forget to like and subscribe. And see you on our next vlog. Bye!